Bye bye dong. Good morning! Today is April 30, 2020 and move-out date ko today. So, nagising na ako kanina tapos nag-breakfast na rin ako ngayon. Meron pa kasi mga ibang gamit na natira dito sa kwarto. Yung iba binaba ko na. Mostly naman nasa baba na pero ito kasi syempre natulog pa ako kagabi. Aayusin ko pa tas ito mga gamit dito pero yan lahat wala ng laman. Maglilipit lang ako tas maliligo na ako. Ayusin ko lang itong mga gamit na natira pa. Ayun, grabe, napagod ako. So, nakaligo na ako. Nakapag-ayos na ako. Nailapag ko na lahat ng gamit ko. Nailabas ko na lahat. So, andito sila. Ito na lahat ng gamit ko. Yung mga damit ko. Mga sapatos ko. Ito yung monitor. Mga kung ano-ano. Actually, hindi ko ina-expect na parang madami pala sila. Kaya ito yung unan ko. Comforter. Tapos, yunan. Ito. Mga hanger. Tapos, andito yung mga parang sa kitchen. So, kinuha ko na rin. Tapos, yung mga iba pang gamit. Ito, mga damit lang din niya. Dami rin pala. So sabi, 10 o'clock daw sila. Ay, 10 o'clock ngayon. 11 o'clock siya dadating. Isa lang siya. So di na ako nag-hire ng helper kasi feeling ko kaya ko naman. What? Ayun, at least may time pa ako magpahinga kasi grabe, naligo ako. Tapos after nung nagbuhat-buhat ako, nagligpit ako. Ngayon, grabe, pawis na naman ako. Siguro papahinga muna ako. Ito na itsura ng kwarto. Ayan ako. Wala nang gamit. Yung bag ko na lang. Tsaka yung backpack. Nandito yung mga laptops. May dalawang laptop dyan. Wala na rin laman tong cabinet. So okay na yan. Dito muna ako sa kwarto kasi magpapahinga ako at napakainit. Nagpawisan ako sa kakabuhat at kakapak ng gamit. Siguro naman pwede ko paghigaan to. Nagpack ako ngayon. Mamaya mag-unpack naman ako doon. Nagsasalansa ng gamit. Pero meron kasi akong pinadeliver na mga bedsheet sa IKEA. So sana dumating sila today para may bedsheet na yung bed. Kasi ito, queen size to. Itong bed ko dito. Paglipat ko doon, single bed yon. So kailangan ko ng bagong bedsheet. Actually, okay lang din naman gamitin yung pang queen size. Pero bumili lang din ako ng bedsheet na single para medyo fit naman siya. So sana dumating yon. Tapos nag-order din ako ng table. Pero hindi yun dadating today. Sabi, next week. So in-expect ko siguro mga May 6 dadating yung table. Kasi wala akong table doon. Ayun, antayin ko na lang. Papahinga lang ako ngayon. Tapos doon na rin siguro ako kakain after. Okay, so tumawag na ilala. Move na dito na daw siya. Medyo late siya. 11:20 na. So ito naman yung gamit. Nandito sila Ate Marian. Ayan. Magbabay sila sa akin. Saka si Ate Clary. Dito yung si Janelle. Ayan. So si Janelle bukas pa siya lilipat. Inaantay ko na lang yung ano ko, driver. Pero nandito na daw siya. Paakyat na daw siya. Antayin ko na lang. Kaya ba yung actually, the luggage can just move. Yeah, again. Bata pa siya. Kenat. Kenat, di ba ako? Ay, nung doon yung space ko. Monitor ni Bata, ano ba pa sila? Hindi ka na. Sila pala nagbubuhat. Oh, say hi. Hi. Bye-bye tayo. Hello. Bye. Bye-bye. Bye. 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 Ayun, so. Ito na. Sabi na sa'yo kanina, ilagay mo na. Ito na ang aking maleta. Okay, so nandito na tayo sa bagong room. Ayan yung room. Single bed lang to. So, naantay ko pa yung bedsheet na dumating. Tapos ito yung mga gamit ko. Hi, so isasalansan ko na silang lahat dito sa mga cabinet. Ayan, so mag-umpisa na tayong magligpit. At siguro, kailangan ko muna ng food. Hindi pa ako nagla-lunch. Anong oras na ba? 12:30 na. Siguro magpapa-order na lang ako ng food. Kakain ako tapos mag-aayos na ako dito para at least medyo maayos na yung tutulugan ko. Pero baka gamitin ko muna yung bedsheet ko. Yung bedsheet ko na ginamit ko doon. Kasi feeling ko dadating na yung ano yung parcel. Sana dumating today. Na-expect ko talaga today. Kain muna ako. Lunch. Nag-order lang ako sa Grab Food. Sa Yoshinoya. To beef tapos orange juice. So, 1:30 na. Napagod na ako. Yung iba na ilagay ko na dito, ayan. Nag-timelapse ako kanina. Pero ang dami pa rin. Ang dami pang kailangan ayusin. Ito. Ang dami pang laman nito. Pag ko. Ito pa, may laman pa to. Yung iba, ito wala na.
Ito, mga hanger na lang. Ayan, tapos yung bedsheet, yun pa rin yung ginamit ko. Habang inaantay ko yung bagong bedsheet. Tsaka, nag-order din ako ng kurtina, so tatanggalin ko rin to. Itutuloy ko muna yung pag-aayos. Actually, hindi. Magpapahinga muna ako. Magpapahinga ako, tapos itutuloy ko yung pag-aayos. Hindi ko sure kung makakapag-video pa ako o siguro mamayang gabi na. Ayun, sige. Mag-update lang ako later kung makakapag-video pa ako. Pero feeling ko na makakapag-video pa ako mamaya. Good morning! Hindi na ako nakapag-vlog kagabi. So, ito yung first morning ko dito sa bagong room ko. Kahapon, tinapos ko lang yung pag-aayos. Actually, natapos na ako. So, lahat na ilikpit ko na, nailagay ko na sa cabinet. Kanina umaga, maaga akong nagising. Pero actually, okay naman yung tulog ko. I mean, hindi naman ako namahay. Parang komportable naman ako kagabi. Hindi ko alam kung dahil mapagod ako kahapon, maaga akong nagising, tapos naglikpit ako, muna ako dito. Dahil ko rin ginawa kahapon. Kanina, nung pagising ko, nag-coffee lang ako. Tapos, inayos ko na rin yung mga natira ko pang gamit. Yung mga gamit ko sa kusina. So, nandun na yung rice cooker. Ngayon, actually, nagsisaing ako kasi magla-lunch time na. Inaantay ko pa rin yung IKEA parcel. Kasi nandun yung mga bago kong bedsheet. So, ito muna yung ginagawa ko pansamantala. Medyo okay pa naman yan. Tapos itatabi ko na lang after kong malabhan. So, end ko na yung vlog ko today. Sorry, hindi ako napag-vlog na kahapon. Sobrang nanood na lang ako ng Netflix nung gabi. Parang hindi ko na naalala nag-vlog pa lang ako kahapon. Ayun, so nandito na ako sa bagong room ko. Ito na yon. At hopefully maging okay ako dito. Feeling ko naman maging okay ako dito. So, ayun. Thank you guys for watching. Until my next video. Bye-bye! Hi! Ito yung last namin dinner dito sa bahay. Ito na aking mga housemates. Ito yung food namin. Crispy pata, chicken, pansit, sisig, tsaka fresh lumpia. Kain na kami.